Hi guys, in this video pag-uusapan natin itong Heroes of Mavia ulit. So part 2 na to ng Heroes of Mavia. At sa mga bago nga pala sa channel, ako si Dalarin, isa akong tambay dati. Pero nagkaroon ako ng negosyo, sasakyan, bahay, lupa. Dahil sa paglalaro lang ng mga NFT games na to. Pero hindi ako nakabili ng mga yon nung time na nagtatrabaho pa lang ako. So dito ko lang siya talaga naranasan. Sa pagpaldo dito sa mga NFT games, sa pagtalpak sa mga tokens. At since malapit na naman yung bull run, sumabay kayo sa akin guys. Mag-subscribe kayo sa YouTube channel natin. Kasi maglalabas ako ng kung ano-anong play to earn games, kung ano-anong tokens na pwede nating talpakan. Pero hindi ko naman sinasabi guys na mag-resign kayo sa mga trabaho nyo. Gawin nyo lang itong investment or side hustle. Kasi syempre hindi naman sigurado dito. Kaya nga sinasabi ko lagi na invest what you can afford to lose. At para sa akin yung mga risk taker ang nagsasucceed sa mga ganitong klaseng pinagkakakitaan, parang mga negosyo din. Hindi naman sigurado yung negosyo kung magiging successful kayo dyan o hindi. Parang ganito rin yan guys. Pero syempre kailangan pa rin natin ng mga negosyo. Kaya ako, may negosyo ako dito sa outside world. Tapos ginagawa ko pa rin itong mga play to earn games na to. Kasi alam ko na mas malaki yung potential dito. So ito nga pala guys yung content natin last time. Makikita nyo yung base natin dito. Ang lit-lit pa lang niya dati. Tapos nakita nyo na ngayon guys. Kung gaano ako kasi pag mag-build at mag-hunt ng gold. Kaya naman naging ganyan kalaki yung base natin. And oo nga pala guys. Kapag mag-hunt kayo ng gold, dapat i-hunt nyo yung mga parang nakita nyo kanina kung gaano kadami yung gold na na-hunt natin. So, if a fine match ko ulit, tapos yan, maghanap ulit siya ng titirahin natin na base. Tapos yung gagawin natin ngayon guys, ganyan dapat kalaki. So, 10,000, 54,000, mga ganyan kalaki ang i-hunt natin para sulit yung troops natin na i-deploy dito. So, yan. Atakihin na natin to guys. Mag-deploy ulit tayo ng mga unggoy dito. Yan. And, syempre, tirahin na natin agad yung gold. Tapos ito, since walang defenses yan, pwede nating rektahin na tirahin yung mga resources niya. Medyo tirahin na din natin konti itong defense niya dito. Deployan natin ng hero. Yun yung hero natin. So, i-deploy na din natin yung mga lumilipad. Tatlo yung lumilipad natin. And, since wala siyang ano guys, wall, pwede nating i-deploy yung mga warriors natin dyan. So, madali lang ko sa akin ng warriors yan. Deploy lang tayo para mabilis na din. So, i-deploy ko na din to para maka-3-star tayo kaagad. And, yan. Tapos, hintayin lang natin na mawasak na ulit nung mga troops natin itong base na to. So nakuha na lahat yung resources guys, tapos plus 30 pa yung trophy natin doon. So para lang siyang COC guys, sobrang dali lang din naman nitong laruin. At sana ngayong parating na bull market guys, tuloy-tuloy na yung paglipad natin. Kaya bantay-bantay lang kayo dito sa channel natin guys, makakachamba din tayo ng papaldo na game. So nakita nyo naman nung nakaraang bull run, hindi naman lahat ng games natin doon ay pumaldo, pero marami talagang pumaldo sa mga games natin doon. Yun nga lang, may mga supply pa rin tayo kasi hindi pa tayo masyadong magaling dati na magtingin, mag-review ng mga games na talagang papaldo, at yung mga scams dapat iniiwasan natin yun. So hindi pa tayo sanay dati. Ngayon naman na natuto na tayo at may kaalaman na tayo sa mga games, kung ano yung scam at kung ano yung magra-rug pull, yung mga halatang magra-rug pull. So feeling ko naman may bibigay ko na sa inyo guys yung mga games na hindi magpapahamak sa atin. At kung promotional man ito, kung kunyari nagpa-promote sila ng game, sisiguraduhin ko naman guys na sasabihin ko sa inyo. So magiging honest yung review natin sa game na yan kung sakaling nakakatakot yung game or ikakapahamak nyo. Pero mahirap din naman kasing magtiwala guys, kasi meron yung mga long term tapos bigla din lang silang mawawala. At meron naman yung tingin natin ay legit tapos bigla silang mangrarag pull or magnanakaw ng token. Tulad na lang nung nangyari dun sa Sword and Magic World guys, yung sa Gameverse. So Gameverse yung may gawa noon, sila yung naglabas ng Bless Global tsaka Sword and Magic World, pati yung Yulgang sa kanila yun guys. Pero nakita namin kung paano nila ibagsak yung token. So hindi talaga natin masasabi. Kaya mas maganda guys kapag nag-profit kayo, take profit muna. Kapag ganun yung nangyari guys, kunyari na nagpulan ako, at least nilagay ko yung pera ko dun sa investment na may chance na pwede tayong pumaldo, kaysa naman igastos natin sa kung ano-anong mga gadgets or kung ano-anong mga bagay na hindi naman tayo kikita in the future, katulad ng mga sasakyan ganun. Kaya ako naman nasabi yun guys, kasi feeling ko yung pinaka pangit na investment ko talaga ay yung pagbili ko ng sasakyan, kasi hindi naman nag-appreciate yung value nun, kaya medyo pinagsisihan ko ng konti yun. Although nakakatulong naman yun kasi sa pagbuhat-buhat ng mga
gamit dun sa negosyo na ginawa ko. So, yun, nakakatulong din kasi pick up naman yun. So, yun lang guys yung about dito sa Heroes of Mavia. Anyway, nasa OpenSea na yung mga lands ng Heroes of Mavia. At oo nga pala, nakalimutan ko. Kapag promotional video guys, sasabihin ko na promotional video ito. Katulad nito, promotional video ito. So, ang hint na lang guys, kapag feeling ko legit yung game, ay sasabihin ko na lang na 100% legit yung game para sa akin. Pero kailangan nyo pa rin i-deor, syempre, do your own research pa rin. And syempre, not a financial advice pa rin yung mga sinasabi ko dito. At only spend what you can afford to lose. Yun lang guys, maraming salamat. Bye-bye!